Hello guys! Welcome back to my vlog. At ako nga pala si Gerald Balite, ang inyong plant guru. So ngayon, for this week, ay tatalakayin natin ang vermiculture or vermicast. Paano ba gumawa ng vermicast? So kung matagal na kayo sa house plants, tsaka sa urban gardening, tsaka sa farming, kahit sa provincial farming, narinig nyo na yung vermicast or wormcast sa ibang salita. So, ano ba yung wormcast? Ito yung tae ng mga worms. So, healthy siya kasi organic at water-soluble, tapos madali siyang na-absorb ng mga plants. So, nakaka-increase siya ng microbial activity ng mga plants at nakaka-healthy siya ng mga plants. Ang maganda pa doon, yung mga waste natin sa bahay such as vegetable trimmings, fruit trimmings, at iba pang mga kalat na nabubulok, so imbis na itapon natin yan, ay mapupunta na sa pagkain ng ating mga worms. So ngayon, bumili ako ng African Night Crawler Starting Kit. So meron na akong vermiculture set dati. Nung grade 5 ako, nagsimula ako nung grade 5 akong magganito. Unfortunately, that time ay ako ay naoperahan. So, dito rin yung nakalagay. Wala pang masyadong halaman dito. Inaraw-araw ng mga ibon. So, pakita ko sa inyo yung worm. Inaraw-araw siya ng mga ibon. Ayan. So, yung mga ibon, punta ng punta dito, kinain sila hanggang sa wala na, patay na, or naubos na sila. So, ayan. Ito sila. Ayan. So, ito sila. Nakikita nyo. Marami to. This is kalahating kilo. So, usually ang presyo nito, guys, ay 1 kilo, 700 pesos. Pero itong binili ko, this is 500. Composed na siya ng kalahating kilong African Nightcrawlers, yun yung kumakain na worm. Then, meron na rin siyang pagkain or meron na rin siyang mga paunang pagkain ng mga worms. Ayan. So, ito siya. Plus, kasama na rin yung crate. Ito, pagkain nito, may kasama na rin tong vermicast na pwede nyo nang gamitin sa mga plants nyo. Ayan. So, paano ba siya alagaan? Napakadali lang. Ang kailangan niya lang is moisture. So, hindi siya masyadong tuyo. Wag din naman sobrang daming tubig na pag naulanan, nawala na yung mga worms mo. Sumunod is pagkain. So, mamaya papakita ko ano yung mga pwedeng pagkain. And then, air. So, syempre, buhay silang mga living organism. So, kailangan nilang huminga. Okay? So, yun yung mga kailangan nyo. So, ano ba yung mga dapat nating or pwede nating ipakain? So, unang-una na dyan is ito. Yung aming isa sa compost pit. So, pwede kayong yung mga pinagtabasan nyo ng gulay, pinagtabasan ng prutas, pinagbalatan ng prutas, ng gulay. Huwag yung mga isda kasi mamamaho. Pero lahat lang ng mga vegetable trimmings, fruit trimmings, yan, pwede yan. Sunod is karton. Yan. So, yung corrugated carton, pwede yon. Or this one, yung mga egg cartons. Basain nyo, then ishred nyo. Kakainin niya ng mga worms. Sunod is eggshells. So, pwede rin ang coffee grounds. Libre yan sa Starbucks. Punta kayo sa Starbucks at manghingi kayo. Coffee grounds sa Starbucks, tsaa. So yung loob ng tsaa, kung minsan kasi yung cover ng tsaa is may plastic. So tignan nyo kung gawa ba yun sa papel at nadudurog at
pwedeng makain ng worms or meron siyang plastic. Kung may plastic siya, wag niyong ilagay. So newspapers, pwede din. Gupitin niyo or i-paper shredder niyo, brown paper, pwede din. Paper towel. Kaya wag lang yung may mga, syempre yung mga may virus, di ba? Mga paper towel lang na basa or na ginamit sa pawis, mga ganon. Wag lang naman yung nilagyan nyo ng plema. So ano pa ba? Meron pa ba akong nakalimutan? Leaves. Tsaka mga damo. Grass clippings. Yan. So yan yung mga pwede nyong ipakain. At kakainin nila yan. Then, yung kanilang manure or yung kanilang worm casting is this one. Yan. So nakikita nyo, that is pure vermicast. Then ito sila. This is African nightcrawlers. So hindi sila earthworm na basta-basta, African nightcrawlers. Meron din naman gumagamit ng mga wigglers at saka iba pang uri ng nightcrawlers kagaya ng European nightcrawlers. So sobrang ganda nito, guys, kasi organic. So hindi kayo gagamit ng mga chemical at pag nilagay niyo sa plants niyo, talaga namang gaganda. Gaganda kasi meron na siyang nitrogen, phosphorus at potassium kasi nga yung nila pinapakain natin may fruits, may leaves, 'di ba? So may mga calcium na din, may iba't iba. So maganda, depende sa pinapakain niyo. So marami rin siyang microorganisms na pupunta sa lupa, 'di ba? So yung mga sobrang clay yung soil, pag nilagyan niya ng maraming microorganisms, mas magiging aerated or mas magiging what do you call that? Yung papasok yung tubig. 'Yon, magkakaroon din ng water retention para naman dun sa mga soil medium na hindi talaga masyadong nalalagyan ng tubig kagaya ng mga sandy na mixture. So pag nilagyan nyo nito, magtataas yung water retention. So enhance din yung plant growth. So yan, mga nakikita nyo na magagandang plants, ginagamitan po yan ng vermicast. So ang pag-apply nito every week. So every week, itatop dress nyo lang. Pwede rin namang ihalo nyo yung worm casting sa water bago nyo siya ipang-dilig. So, lalong-lalo na sa mga advice ko to sa mga tawag dyan, nakatira sa condo tapos gusto nilang gumawa ng compost. Mabaho kasi ang compost, lalong-lalo na kapag hindi pantay yung carbon at nitrogen mo. So ito maganda kasi sa tulong ng mga worms, hindi sila bumabaho at kinakain nila. Minimal lang yung baho, may baho, pero alam nyo, pagka kinain ng worms, itong worm, ang tawag dito? Itong vermicast, ang bango-bango niya. So, ganito lang yan. Yan. So, ito yung ginawa kong tray. Dapat may butas sa loob. Ay, sa baba. Sorry. May butas sa baba. Para pag umulan, or naulanan, or masyado kang maraming nadilig, hindi sila malulunod. Then, kailangan, syempre, may butas din sa taas. Para makahinga sila. Ang ilang problema dito is, minsan, tumatakas yung worms. Pag sobrang init, halimbawa, naglagay ka dito ng tahi ng pusa, ayaw nila yon, aalis sila. Or naglagay kayo dito ng bawang, sibuyas, aalis sila kasi ayaw nila nung amoy. So huwag nyo lalagyan ng bawang, ng sibuyas. Kung mga balat-balat lang, okay. Pero yung buong sibuyas, yung bulok na sibuyas, huwag nyo ilagay. Then huwag nyo rin tong masyadong paarawan. Kasi pag sobrang init, lalayas sila. Okay? Huwag nyo rin masyadong biligan, tapos walang butas, aalis din sila. Ang pagdilig dito, konti-konti lang. Siguro, wisik-wisik, ganun. Basta may moisture, okay na yun. So, ito, itapon lang natin dito sa
sa ating ayan. Ang dami guys. Look. Mga egglets pa lang sila. Pag lumaki yan guys, mas malaki yan at as in mga hanggang dito. Okay? So, yan. Pag lumaki sila, mas malaki. So, binili ko to kay Hazel, Hazel's Garden. Taga San Mateo siya, San Mateo Rizal. So, kung gusto nyo rin bumili, ayan o, tignan nyo, guys. Amazing. So, kung gusto nyo bumili, hanapin nyo lang sa marketplace, ANC Starter Kit or African Night Crawler Starter Kit. So, ayun, makikita nyo na yung binilihan ko, Hazel's Garden. So, pwede nyo silang i-search, Hazel's Garden. Or, hanapin nyo na lang yung, ilalagay ko yung name, yung full name niya sa description box. Ayan, so guys, happy composting! So, i-update ko kayo after. Siguro mga 1 month, makikita nyo itong mga nilagay natin. Wala pa tong 1 week. Ubus na nyo. So, ayan guys. Dalawa na yung ano natin. Ginawa kong hinati ko siya sa dalawa. Para mabilis dumami yung ano natin. Yung African Nightcrawler. So, nanganganak kasi sila guys. Itong nasa red na plastic, ito binigay yan, paunang pataba or paunang medium nila. So, wala masyadong nightcrawler dito, pero magta-tribe sila dyan. Ang bango niya guys, amoy forest. Amoy forest siya. Kung healthy yung soil or yung pakain nyo sa inyong tawag dito, sa inyong worms, healthy yung amoy, ibig sabihin maganda yung pagpapalaki nyo or maganda yung pag-aalaga nyo ng worms. So, ito yung mga pinapakain nila, oh. Saging. Ay, parang balat ng pakwan. May talong na buo. Ayan, saging. Balat ng saging. Ayan, so ano ba to? Dahon, yan. So, pag nag-trim kayo ng mga plants nyo, ilagay nyo dito, kakainin yan. So, paano siya i-harvest? I-harvest nyo siya. So, for example, ito yung iyong cart or crate. Yan. So, yan yung crate mo. Ilagay mo lang dito yung pagkain sa kalahati. Dito sa kabila, yun yung mga nabulok na last week. Yun, pwede mo nang i-harvest. Wala na masyad. Pupunta sila dun sa may pagkain. Mga after 1 to 2 days, pupuntaan sila dun sa mga may pagkain. So, yun yung ginagawa ng iba. Yung iba naman, meron silang parang screen, plastic screen, parang may ganito, parang ganito, or mas maliit pa. Ilalagay nila, may bulate, isi-shake. Tapos, may lalaglag yung vermicast. Tapos, yun na yung tinitinda. Ang tindahan ng vermicast or ang bentahan ng price ng vermicast is 25, ang pinakamura. 25 pesos to yung iba 60, 70 pesos per kilo. So, mas makakatipid talaga kayo kung gagawa kayo ng sarili nyong vermicompost. Okay? So, yon. Makikita nyo naman kapag pwede na siyang i-harvest, wala nang mga buo-buo, wala nang hindi pa bulok, puro na talaga puro na siya powder or anong tawag dito? Puro na siya durug-durug na. Yung ganito na siya. Yung parang lupa texture na. Okay? So, pwede nyo na yung i-harvest. So, pag hinarvest nyo, tanggalin nyo yung mga African Nightcrawler, ibalik nyo doon kasi magtatrabaho pa sila. Or magpapamilya pa sila. Huwag nyo silang ilayo sa kanilang pamilya. Okay?